Iba yung nature natin sa ibang kalahin natin, mga Pilipino. Tayo ang nature natin. No, amatay kay manok mo, yan yung lalag at kaumpayan, yan mo na itay kaabay mo. Tama ba? Untang may bahay ng laki tayo, ganun yung nature. Pero no, maminsan, nung malamot na amatay mo, sa kanto may bahay, ang mga kapaitag-tag, yung mapaksita na rin yung ang tayo mga pangitin. Pero all in all, yun yung nature. Na kapag meron ka, parang gusto mong i-appreciate yung kapitbahay mo, pero iba yung dating kapag nakagawa ka ng ganon. Amen? O diba, sa mga celebration natin, mga birthday, mga anniversaries na meron tayo, the time na nai-invite natin ang loved ones, the way na in-express natin yung a simple appreciation sa kanila, pero alam nang pag na-satisfy mo yung taong inimbitahan mo, iba ang feeling kahit pagod ka, maraming hugas. Ah, di ba? Purihin ang Panginoon dyan. Gawin natin ng tuloy-tuloy. Kung yung feeling na pag nakaanggap tayo masaya, pero mas sobrang saya kapag nabigay tayo, yung feeling mo na nakagawa ng something little sa tingin ng Diyos. Pero alam ninyo, kapag nakita ng Lord, itong anak ko ito, alam, nakuha niya, na-hit niya yung gusto kong gawin niya sa buhay niya. Na hindi lang tayo dito nagpapakayaman, nagpapakasipag, kasi rason kung bakit tayo binibless ni Lord, rason kung bakit yung mga businesses na meron tayo, binibless tayo ni Lord, it is because kapag nahit natin na kaya ka nagpapakasipag, not for your own good lang, for the good of others, especially to the kingdom of God. Amen. At kung ano na eh, ang darap ni kaano-ano, ang taksulit na ang kami po. Wala ba di lang, ni betul, di wala lang si kami, gano ang ni kaano-ano, ang ni kadalaan, ang tumay bangat yun, haruan ni rekapara yung nanay. Gawin ni man. Amen? At kung manayan, huwamang kayo at balay, walay ang pulaw. Makmaksil ni. Sinasinanay tayo, makmaksil mo ni. Pero numaminsan, wala may iba ka ito yung isip tayo, makmaksil kayo, at kayo man po yun, nung may pakipasak kayo yung tanay. Di walay isalilin ang kayo karo-karo. Pero natan manaya, ang kalunti laman, walang kayong mamlitisip mo, nanay mo man. Amen? Nagtatanim ka lang. Nagtatanim ka lang. Amen. Kaya sabi ng Biblia, kapag hindi natin sila pinahindian, alam ninyo, hindi magkukulang ang anumang sisidlang meron tayo. Amen. Amen mo ba? So are we willing to feed the lambs, to do our duties as Christian? Amen. So sa flower, tapos na tayo sa willingness to serve God. Anong susunod? The last three letters. Letter E stands for, bukod sa may pananampalataya ka, may love of Christ ka, may obedience ka kay Lord, willing kang maglingkod, alam niyo ito. Mayroon ka nitong ilan sa mga naunang letra, pero itong isa din sa sobrang napakalaga. Kung kawad daw natin ang mabuhay ayon sa kamanalan meron ang Diyos. Eager for His holiness. Amen. Amen mo ba yun? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, dahil sa Diyos, dahil ang Diyos ang umilis sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hallelujah. Amen? Yun yung isa sa qualification. And last but not the least, ano yung una? Sa flower, faith to God, love. Love, obedience, tapos, willing to serve God. Ito, eager for holiness, pero itong last
pero sobrang napakalaga. Ang buhay natin, primeval servian ni Lord, pinagpapalayan ni Lord, lahat ng pabor binibigay ni Lord dahil alam ninyo, yung buhay na yan is preserved for God's kingdom. Dito sa lupa, mapasalangin. Kaya buhay man tayo, gawin natin ang tama. Umalis man tayo, tama pa rin ang nangyari. Kaya nga, ganun ang hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya sabi niya nung huling pamamaalam niya, ito yung kanyang naisulat. Pilipos chapter 3, verse 12 to 14. Hindi sa nakamtan ko na mga bagay niya ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Sino naniniwala dito at naiintindihan? Tinawag tayo ni Lord, pinili niya tayo sa isang napakahalagang layunin. Amen. Gaya ni Pablo, alam niya yung layunin niya. Sa verse 13, ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimon ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Amen? So, ibig sabihin nun, anuman daw ang nagawa natin dito sa lupa, counted lahat po yun doon pagharap natin sa piling ng Panginoon. Kaya nga, ang mga Maral chapter 12, verse, kung hindi po ako nagkakamit, pwede bang basahin natin bilang huling versikulo natin ngayong umaga. Ano po? Saan po ba matatagpuan ang mga ngaral? Di ba dito sa Corinthians, tapos mga ngaral? Tama ba yung nasabi ko? Ang mga ngaral, chapter 12, verse 13. Kaya na ito yung hamon sa atin. Tayong mga buhay, ang katungkulan natin ay gampanan yung pagiging tayo anak ng Panginoon. Kaya buhay man o hantong sa kamatayan na gaya ng dinanas ng aming nanay, ito yung dapat malinaw sa atin. Buhay tayo, maglilingkod kay Lord. Dumating man tayo sa ganung kalalagay, mamalik tayo, maglilingkod pa rin talaga kay Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So, verse 13, kaya sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin ay maulihin, mabuti o masama. Ulitin ko, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya nga ang hamon dito, naway, the more na ang pananampalataya ay nasusubo, ang buhay ay gaya ng isang ginto na pinaparaan sa apoy para makita kung sino ang talagang tayo. Pero dapat walang pwedeng mahandang nito. Amen? Magpalakasan tayo, mga magulang ko, mga kapatid. Amen? So ang salita ng Diyos, lagi-lagi ipinapakita na ang salita ng Diyos ay buhay at pambisa na kaya kong sumuot, sumasukasuan sa laman, pagitan ng laman at ng buto at pagitan ng ating espiritu. At sabi sa 4:13 ng Hebrew, dahil ang salita ng Diyos ay buhay, walang makapagtatago sa ating Panginoon. Amen. So ang hamon dito, habang tayo namubuhay, saan man tayo ipagpag ng ating mga dalawang panyapak, saan man tayo dalhin ng ating mga opportunity ng pabor na galing kay Lord, basta ito yung susi para hindi malayo sa Panginoon. Antok ako, no? Ay, akala ko meron sinasabi. Okay. Sama tayo dalhin
Sana tayo lupalo dalhin ng Panginoon sa Kabul, mga trabaho, halimbawa, mapatpat tayo sa ibang tango basta. Ang sentro dapat natin, si Lord. Kaya sabi mo, ang sagot lang si Lord. Amen? Kaya yung naipot kanina ng versikulo ay, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya ngayon, salamat mga nanay, mga kapatid kong minamahal. Ganito pala po yan, Roger, ang feeling yung uli lang lubos ka na, no? Ay talagang, sabi ko ka po, dapat ako yung naging kalit sa mga kapatid ko, pero parang ako yung bata talaga doon. Dahil ganun pala yung feeling kapag sobrang mahal mo ang isang bagay na nawala sa'yo. Amen. Sabi ko, ay, sabi ko, kulang lang, kapredito ko yung nanay lilin. Sabi ko, kumuto, walang taygat gamit to. Nakaka-lungkot yung gano'n. Pero isang nakakawala, nangyari man ang ganitong kalalagayan, for the good of nanay lili. Hindi na siya masasaktan, hindi na siya mapapagod kailanman. Wala nang sakit, wala nang kabiguan, wala nang pagtangis ng luha. Maliban lang, kapag yung ilan sa aking mga kapatid, pinili na hindi paglingkuran ang Diyos at napahamak sila, yung tears na papastak doon, yung tears, kapag man nandun ka sa piling ni Lord, pero pag may pumatak na luha, di ba tayo curious doon mga kapatid? Kanyang papahiran ang yung huling patak ng luha. Kasi ang context doon, singka na doon ka sa palagi ang bayan ng Panginoon, pero yung loved ones natin na napahama, di ba doon wala nang kalungkutan, pero may huling patak doon, yun yung patak na yung mahal natin sa buhay, hindi pala sila naligtas dahil wala tayong ginawa. At ang dugaming magandangan, onay, gaon ko'y parte, gamilang pastor, yanak yung, bangatan pura, disiplinang pura, salita yung siray, angit ang ng nangalandaman. Kulang na ba ang babae? Amen? Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pag-ibig ko na natin ang ubusan ng Lord. Sapagkat anumang kasipagan katsagaan ang ating ginagawa, alam natin hindi nasasayang ito sa paningin ng Diyos. God bless po at magandang umaga sa ating lahat. Mabuhay ang pangalan ng Panginoon.